days na lang, di ba? February 14 na. Excited na yung mga magde-date. Pero di ba, ano ba yung mas, sa palagay nyo guys, ano ba yung mas pinakamagandang para sa ating mga babae, para sa inyong mga babae, sa mga merong mga jowa dyan, ano ba yung pinakamas magandang matanggap ngayon or pinakamagandang as a practicality, ano ba yung dapat nating piliin pag tayo merong pagkakataong mamili, yung bigas or yung tawag dito bulaklak para sa inyo? Para kasi sa akin, syempre, di ba, sa panahon ngayon mahal yung bigas, mahal yung mga bilihin. Syempre, kung practical kang babae, tapos kung medyo open naman kayo, medyo hindi ka naman nahihiya sa partner mo, pwede mong sabihin sa kanya na instead of flower, bigas na lang yung ibibigay niyo sa'yo, di ba? At least yung bigas, mabubusog ka, makakain yung family mo, masishare mo sa kanila. Kasi yung bulaklak, di ba, napakamahal ngayon. Magkano ang price? Almost merong 2,500. Eh, yung bigas, isang kabang bigas, di ba, 2,500 din yun. So, mas maganda, bigas na lang, di ba? Yun yung practical. Kasi yung flower, na ano yun, hindi naman nakakain yun. Yung mga, kumbaga, pag kayong mga lalaki din, pag kayo nagbigay, make sure na yung ibibigay nyo, talagang sulit, kagaya ng bigas, makakain ng girlfriend nyo, makakain ng partner nyo, di ba? Hindi yung flower, siguro pwede isang piraso. Pero yung tipong bibili ka, gagastos ka ng 2,500 para lang sa bulaklak ng partner mo. Sabihin na natin marami kang pera, pero siyempre, di ba? Mag-isip ka din, isang mahal lang bilihin ngayon. Ay yung isang kabang bigas, 2,500. Isang buwang kainan na yan, di ba? Dapat ganun. Hindi pwedeng ano lang, puro tawag dito. Puro pa ano lang, puro pa pogi lang, puro pa syempre, nagpapalakas. Hindi ganun. Pag talagang mahal mo yung ano, tsaka mahal na may kasamang pag-iisip, yung ano, yung bibilin mo sa kanya, yung sigurado kang pwedeng gamit, ganyan. Pwedeng, basta wag lang yung bulaklak. Hindi na uso yan. Sabi nga nila, di ba? Yung ibang mga bitter dyan, pag bulaklak daw, malapit na daw yung ano, yung February 14, araw daw na kung ano yung patay. Kasi nga, parang undas baga. Kasi nga, ang daming may pabulaklak, ang daming may paano, patawag dito, pabukay-bukay. Siyempre, yung mga bitter dyan, yung mga walang kadate, sinasabi nila, undas na daw, ang dami ng bulaklak. Pero sa totoo lang ha, kung gusto nyo talagang magbigay, ako bilang isang babae, mas prepare ko talaga yung tipong magagamit ko ng pangmatagalan or tipong mabubusog ako. Kagaya nung sabi ko nga, bigas, pwede ding siguro kung mahilig kayo sa mga ano, sentimental value, yung marilo, ganyan. Basta yung ibigay nyo, yung talaga namang mapakinabangan, hindi yung bulaklak. Diyos ko, bulaklak, 1 week lang yan, luyos na yan, 2,500 mo, wala na. Hindi mo man lang matikman. Alam nga namang kainin mo yung bulaklak, di ba? Gayun mong tea. Pwede siguro yun. Pero di ba, hindi siya maganda. So, yan lang. Valentine's Day, instead na bigyan nyo ng bulaklak yung partner nyo, bigyan nyo na lang ng bigas. 1,500. So, sarap na niyan. Makakain pa pati yung nanay tsaka tatay ng partner nyo or ng girlfriend nyo. Diba? Yun lang. Medyo opinion ko lang naman. Di ko alam sa inyo. Pero kung kayo, kung gusto nyo talaga bigyan, edi wala naman ako magagawa. Basta ako, yun lang yung naisip ko. Bilang isang babae, mas maganda talaga kung pinag-iisipan yung mga ibibigay. Lalo na ngayon. 2 days na lang. Sakto, Friday oh, kinabukasan walang pasok, talaga ang daming magche-check-in niyan. Ay, nako, ang daming ano niyan, punuan ang sugo niyan, sigurado yan. Kaya kayo, mag-ano na kayo,
Tawag dito, mag-book na kayo. Agahan nyo na, baka mahuli kayo. Wala kayong ano. Pagdating ng March, wala nang regla yan. Good luck na lang sa inyo. Sige na, bye-bye na.